Yo! Welcome back sa mga Prank TV. Sawang-sawa ka na ba sa mga kupal na tao? Sa mga bumuburyo sa'yo? Araw-araw mo na lang sila nakikita, kinukupal ka nila. Wala silang magawa sa buhay, kaya ikaw na lang ang lagi nakikita. Yung tipong sa sobrang buryo mo, eh gusto mo nang sapakin, gusto mo nang manapaktan tao. So ito nga pala, si mga Prank TV gumagawa ng mga videos random, pagpa-good vibes, tips and tutorial unboxing. So kung bago ka lang dito sa YouTube channel, subscribe mo na to and hit the notification bell para maging updated ka sa mga videos na aking i-upload. So before that guys, intro muna tayo. Pasok intro. Guys, wala nang paligo-ligo pa. Kupal number 1. Ito yung mga tao na wala nang ginawa kundi yung asarin ka, yung bulihin ka, paringgan ka ng mga masasakit na salita na tipong below the belt na kuntirahin ka. Yung inaakala nila na napaka-perfecto nilang tao na hindi na marunong manalamin sa sarili nila. Na ang tingin nila sa'yo is masyadong mababa. At kahit hindi mo sila pinapansin, eh pilit na kinukuha nila yung attention mo sa pamamagitan ng pang-aasar at pangbubuli sa'yo. So, kupal number 2. Ay yung mga tao na mahilig kumutang nang wala nang balikan. Kupal-kupal naman talaga, di ba? So, maski ako, utangan mo ako ng walang bayaran, eh baka mapatul ko pa kita ng di oras. So, lalo na kung malaking halaga yung inutang sa'yo, tapos hindi na nagparamdam yung tao. Talagang kinupal ka na, di ba? So, utang is utang na dapat binabayaran. So, yan ang tatandaan nyo, guys. Kupal number 3. Ito yung mga taong tamad na walang ginawa kundi ang kumain, umilata, matulog, magpalaki ng tiyan, magpalaki ng bayag, kung ano-ano pa na pwedeng palakihin sa kanya. Tapos yung taong nakikitira lang sa bahay nyo na astang parang siya yung may-ari ng pamamahay nyo. Kung gising ka na, eh tulog pa siya. Depende sa tao kung galing trabaho at pagod. Maiintindihan mo pa yun eh. Pero kung hindi naman, eh talagang may pagkatamad. Eh kakupal-kupal naman talaga, di ba? So, kupal number 4. So, ito yung mga kupal na katrabaho. Ito yung mga nakakasama mo sa trabaho na kung umasta, eh taig mo pa yung sila yung supervisor mo. What? Yung bago ka pa lang, eh syempre, nakakapaka pa. Tapos, pag-iinitan ka ng mga kasama mo, eh isang agency lang naman kayo. Na kesyo, ganito, ganito dapat. So, ikaw ang dapat gumawa nito. Utos doon, utos dito, utos kung saan saan, yung tipong sila na yung supervisor mo. Pwede ka naman pumalag, ang problema lang guys, baka magkainitan kayo ng mga kupal mong katrabaho. Oh, no. Di pare-parehas kayong masisisante. So, konting pasensya na lang sa mga kupal na katrabaho. So, kupal number 5, kupal na mga kamag-anak. Kadalasan sa mga pamilya, eh merong ganito. So, lalo na pagdating sa pera. Ika nga, walang kamag-anak, walang kaibigan pagdating sa pera. So, example dyan is hatian sa mana ng kanilang mga magulang. So, kadalasan sa mga magkakamag-anak, dyan na pumapasok yung mga nasisilaw sa pera. So, kung kanino magpupunta yung mana, kung kanino yung mas malaki, kung paano nila hahatiin magkakamag-anak yun. So, lumalabas na dyan yung pagiging kupal sa kapangyarihan ng bawat membro ng pamilya. So, yun lang guys ang aking maikling vlog tungkol sa mga kupal na tao. Sana may napulot kayong aral kahit sa alang pa kwenta-kwentang vlog na to para sa mga kupal na tao. So, hanggang dito na lang guys. Stay tuned and God bless everyone. So, eto. May dumaang kupal. Medyo lang. So, nga dito lang guys.